How about sa Toyota Wigo Matic po? Kapag pababa or downhill, paano po ang shifting po? Sa Wigo kasi, ang shift are D4, 3, and 2. Yes. Kapag downhill, paano po ba ang tamang shift? 3 or 2? Majesty Driving School. Kasama mo sa tamang pagmaneho. Majesty Driving School. Dito ay tiyak ka na matututo. Good morning, mga KSP. Yes, good morning po. So, eto, kasama natin Sir Chris. Tayo magbablog ngayon. Oras ngayon is 7:30 pa lang. So, bago gamitin itong isang Toyota Wigo natin ng mga estudyante, dapat makapag-vlog na tayo. Yes, kasi mamaya alas 8, may gagamit na ito, mga KSP. So, ito, no, ibablog namin, i-actual namin ngayon, yung tanong ng estudyante, Sir Chris, oh, may nag-message sa atin or nag-comment dun sa page natin, how about sa Toyota Wigo Matic? Di ba, nung nag-vlog tayo nung nakaraan tungkol sa mga automatic transmission, yes, yung paano yung mga downhill. So, sabi niya, si Sir Elson P. Gliza, how about sa Toyota Wigo Matic po? Kapag pababa or downhill, paano po ang shifting po? Sa Wigo kasi, ang shift are D4, 3, and 2. Yes. Kapag downhill, paano po ba ang tamang shift? 3 or 2? Okay. Yan, i-actual natin yan dito, no? Tapos, meron pang isang nagtatanong din or nag-comment. Good morning, sir. Tanong lang po, pag naka-drive ka downhill, pwede ba i-shift from drive to D3 or D2 na moving yung car? Ang alam ko kasi, pag shifting na automatic, need to stop before shifting. Salamat po sa sagot. Galing kay Sir Philip Parawan. Yes, sir. Okay, so ito, papakita natin ngayon na pupunta tayo dyan sa lugar na yan sa kung saan na merong uphill and downhill. Na kung kailangan ba nating huminto kung mag-shift tayo ng gear sa automatic or hindi na. No? Tapos, ano ba gagamitin natin na gear pag pababa kung automatic? Papakita muna natin, tingnan nyo, Sir Chris, yung automatic transmission. Ayan, makikita mo, merong park, reverse, neutral. Ayan na yung D4 na sinasabi, 3 and 2. Okay? Okay. So, tara na. Go, go, go! So, meron tayo nakikitang ambulansya dito, mga KSP. So, gilid tayo, ha? Pagka nakakita tayo ng ganyan. Alright. Yan. So, dapat po yan. Mga emergency vehicle, ambulance, police mobile. Kaya, pinapauna po yan, mga KSP. At huwag nyo susundan yan, mga KSP, ha? Delikado. Oo. Mali po yan. At pwede rin kayo mahuli. At syempre, pwede rin kayo maaksidente. Iwas lang, no? Yeah. Iwas aksidente lang kasi may malaking abala yun, sir. Yes, yeah, so dami kasi mga ano eh, lalo na mga nagmomotor eh, sumusunod talaga dyan eh, mga kapwa nating rider, iwasan yes. Niyo yung tumututok sa mga ambulansya. So eto mga KSP, pakaliwa na po tayo. Then syempre, malayo pa lang, dapat sumisignal na tayo, no? Sir Chris, ilan ba yung mga advisable na ilang meters ba dapat gamitin ng signal light? Sa paggamit, sir, ng signal light, ang advice talaga dyan, nag-signal ka na 15 meters kasi may 15 meter rule tayo, di ba? So dapat, bago kasi, usually kasi, sir, pag may intersection po, ay, may aksidente yata doon, yun. Medyo mahirap kasi yung ano eh, kahit sabi mo 15 to 20, hindi natin masabi, di ba? Wala naman tayong dalang metro, yung mga driver, no? So, eto, meron tayong aksidente. Makikita rito or madadaanan na aksidente, mga KSP. At mukhang ano, rider. Eto, rider, nako, ayun, may nakahiga na ron. Naway safe. Ayun, nakahiga. O, eto ha, yan. Tayo po yung approaching sa uphill. Oo, malapit na tayo sa uphill, mga KSP. Okay, kung napansin nyo, no? Ito, mabagal tayo tumakbo, ha, mga KSP. Dito pa lang, medyo nabibiting kayo. Ito, Sir Chris, ha, naobserbahan ko sa Wigo to, eh. Malakas naman ang hatak sa D4, humahatak. Okay, pero i-shift natin ang D3. Okay? So, mas malakas siya. Yes. Mas malakas yan. So, ganun, mga KSP, ha, nakita nyo, dun sa isang nag-comment sa atin, kung kailangan bang
ihinto pagka mag-ship. Hindi po, hindi ho kailangan, no? Medyo magbawas lang ng takbo. Siyempre, pag nabibiting ka na, kusa naman magbabawas yan. At ito ngayon, downhill, pwede mo siyang ilagay ng 2 kung nabibilisan ka pa. Ito, pakita natin. Ayan, so medyo babawas ang takbo dyan at mag-engine brake yan. No, hindi siya ganun bibilis, mga ka-SP. So, ibig sabihin, sir, so kailangan mo lang mag-slow down. Slow down, oo. Kasi same direction naman eh, so yes, you don't have to stop. Ang mahirap lang talaga, yung sinasabi na kailangan mong huminto, is from reverse to drive or drive to reverse. Yan, oo. Yun lang kailangan huminto talaga kasi talagang sisirain ang transmission mo yan. Or drive, tas diretso mo ipapark. Yes, oo. Yan, yung na umaandar ka, hindi pa fully stop, tapos ipapark mo. Yun, ayan, masisira, okay? Sira, so, balik na tayo ngayon. Ayan, actually, tignan nyo, nasa number 2 pa siya. Kung mga gantong takbuhan lang, parang kadahan, talagang advisable din itong mag-2 ka lang. Pero minsan kasi, alam mo, nakakatamad. Nag-automatic ka nga, kaya ka nag-automatic, di ba? So, mas gusto mo lagi, naka-drive lang siya. Ayan. Yes. Pero, ang hindi alam nung karamihan, ang dami nag-comment kasi kaya nag-interesado akong gawin ng vlog to eh. Ayan sir, yan yung katulad niya. Ayan, yan, pakita mo ngayon yan. Yan. Okay. So, ayan. So, no? Pataas po ito. So, tayo ay. At, yun. Yan. Idito muna yan. Or 2 na. Yes. Batak na batak yan. Talagang malakas ang hatak niya, mga ka-SP. Pero, pag nilagay natin yan sa drive, umahatak naman, kaso magtataka ka, parang malata. So parang, kumbaga sa manual transmission, sir, kunyari hindi na kaya ng makina, magda-downshift ka. Downshift ka, or low gear, di ba? Kaya naman umakit ng 4, oh. Pero yes, iba yung pakiramdam or nung hatak pag naka-low gear siya. Naka-low gear. Lalo na sa Baguio, kasi ito hindi pa masyadong pumatarik eh. No? So daanan din muna natin itong aksidente rito. Tignan natin at kung ano, para makashare, makapag-share tayo sa mga estudyante natin. Makapag-ingat na rin. Ayan, mga ka-SP ha. Tara. Teka, wag tayo dito at baka nakakaabala tayo. So, ayan o. Amin na. Okay. So, nakita nyo. Ayan na yung motor na yan. Nasa binangga siya ng truck or yata lamang kwento, pero ingat-ingat lang mga kapwa nating rider ha. Ride safe tayo. Sana po natuto kayo kahit paano sa aming munsimblog ha, mga ka-SP. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty driving is cool. Palagi kang safe sa kada biyahe. Ang dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela.